So mga araw-araw na pagkain, mga kaidol. Yan lang yung iniisip namin dati. Pero ngayon, mga kaidol, naku. Dami nang iisipin. Isa na yung COVID, mga kaidol. Isa na yung papahirap sa tao. Tsaka isa na rin yung hindi ka nakakaalis kapag wala kang required na kasi nila ngayong vaccine, mga kaidol, no? Dapat yung vaccine, mga kaidol, sa totoo lang, hindi required ng gobyerno yan. Ito po mga tao yan. Bakit ngayon re-required na nila na mga requirements, no? Ang ibig sabihin lang, gawin lang yan sa requirements. Hindi yan tuturok sa tao na. Kasi yung vaccine, gamot dapat yan. Dapat ituturok sa tao, hindi gawin required na gawin pang requirements sa trabaho. Wala kang vaccine, hindi makasakay. Dapat na gano'n mga kaidol. Hindi naman lahat tao talaga magpapavaksin kasi sa panahon ngayon, hindi mo naman alam yun. Dapat lang talaga tayo maintindihan din natin yung ibang tao. So yung ibang tao ay yung magpapavaksin kasi may iba rin silang naramdaman sa katawan. Ano mga kaidol, naisipin yun. Ipokit lang kayong masigla, kanunin nyo na yung ibang tao. Ano kasi iba-iba tayo, iba-iba yung tao. Okay lang na sila po sa pumunta, sila po sa magpapaksin. Ano maganda, hindi natin pipilitin. Kasi yung buhay nila, hindi natin alam na mayroon ba silang naramdaman sa katawan nila. Ano maganda, hindi natin ninihold. Kasi ibang tao mga kaidol, mayroon sa mga sakit na hindi dapat support ka ng vaccine. Kasi nakalagay dun sa vaccine, once na ito ang imunda, ito ang magpavaksin, pag mavaksinan ka na, wala na silang pakialam sa'yo pag anong mangyari sa'yo dyan. Kaya iba, hirap matutuhanan. Hirap tayo magpavaksin. Naka-required na dun na ikaw kasi kung saan pumunta, ikaw kung saan pababaksin. Anong mangyari sa'yo? Wala nang pakialam yung gobyerno. Anong mangyari? Sa akin naman, ano lang. Hindi naman ano sa akin. Yan lang naanhan ko. Yan lang yung nalaman ko mga kaidol. Mag-uwan okay lang sa akin kasi yan lang yung nalaman ko na bali okay naman yung vaccine talaga, natural yan yung gamot. Pero kailangan din natin mag-ingat dyan kasi ano yun pre? Ha? So gusto yung magpapabaksin ng idol, okay naman. Wala kayang naramdaman sa katawan niya. So, isa din yan na gamot sa atin. Pero mas maganda rin yung kung meron kayong naramdaman, huwag na lang kayong papabaksin kasi delikado. Baka ano pang mangyari sa inyo. Bagay lang yan ang vaccine mga kaidol sa walang komplikadong mga sakit ba? Pero yung mga komplikadong mga sakit, meron silang mga sakit sa katawan na iba. Hindi na dapat natin anuhin yung pilitin na hindi silang magpavaccine. Yung COVID mga kaidol, parang ang kaso lang yun. Sa ulo, sa
Oh, nunggu. At sa lalamunan. Oh, nandiyan na yung lahat. Pero, kaya naman natin gamutin kung gamutin natin. Huwag lang kayo padalas-dalas punta sa doktor na mag-ano kayo. Pakusulta. Kasi baka doon pa kayo mahawaan yun. Kasi daming tao doon. Dami nagkakasakit doon ng mga mabibig. Hindi naman talaga siya actually nakamatay talaga agad. Pero kaya naman pa man siyang gamutin yung mga hilbar na mga gamit. Pare, mga luya. Mga kalamansi. Yan ang mga dapat unahin yung muna. Huwag muna kayo padalos-dalos doon sa doktor. Kasi hindi natin alam doon na baka meron pa kayong mahawaan o kayo ba mahawaan. Ganun lang mga kayo doon, no? Advice lang sa kanya mga idol, pero hindi naman talaga actually na doktor ako eh. Yun lang yung nalalaman ko, no? Eh sa akin naman kasi nangyayari na yan. Yung trangkaso talaga. Pero hindi ko naman talaga na akalain na pumunta agad sa doktor din naman. Nagano na ako ng mga idol yung tinatawag na sa loob pa. Tipo yung gamot din. Iba kasi yung pasmado ka lang. Ano ka lang sa pagkain, ganyan ba? Meron kasi yung mga ganun ba kayo mga idol, hindi natin maiwasan na. Naiwasan yung pasar ka sa kain, tapos ganun yung kalabasan. Siyempre sakit ng ulo mo nun. So, hindi ka makakain ng maayos. Nagawa na yung mag-umpisa yung mga trangkaso, uposit mo nun, yung mga initan na kulanan ka. Diba? Dapat inuman muna natin ang mga gamot natin na hindi agad-agad tayo papunta-punta doon sa doktor kasi yung doktor talaga pag once na yan na yung mga ano mo, trangkaso, ubo, sipon agad resita ka agad doon na COVID ka may wala na lalapit sa yung kamag-anak doon kasi bawal ka na lapitan na doon ka na mamamatay. Maganda muna natin, gamot-gamotin muna natin ang mga kahit dalawang araw kasi hindi naman nakakamatay talaga yung actually. So totoo lang nangyari na yan sa akin ng mga ganyan trangkaso. Pero sa lahat pa nga ba yun naman din naman talaga actually yung travel. Natural lang yan kasi dati pa naman trangkaso yan. Baka sa inyo mga idol, hindi nyo nagustuhan yung mga sinasabi ko, pero sa akin, yun lang yung talaga nalalaman ko. No, sa inyo, iba-iba naman kasi tayong naman, nalaman. Pero, yun lang sa akin. Kasi sa panahon ngayon mga idol, natural lang yung umusip ko. Kasi, minsan pabago-bago yung klima na sa akin panahon. Pabago-bago, malamig, na mainit, yan, ulan, bigla na namang mainit. Yan talaga isa din yan ang asipon tayo. Kaya, hindi natin maiwasan na ganun talaga kalabasan natin na lagnat agad, no? Ang kaso, yan. Saka iwasan-iwasan yung uminom ng mga malamig na tubig mga idol. Dapat ang inumin natin yung mga ligam-gam na tubig, no? Kasi yung malamig mga idol, isa din yun na papaano sa atin na nakasira na sa ating katawan. Advice ko lang sa inyo mga idol. So ito na pala yung big shit natin mga idol na malaki. Big. Dapat mababae lang ito. Kaso, tayo na yung umamit dito. Wala na kasi tayong ibang ano yun. Bitshit eh. Pero meron naman doon, binigay nga mo namin. Nilabahan ko lang ito kasi tatago ko. Kasi padala, pag makawi ako ng probinsya, magagamit pa ito doon. No?
Basta din sa mga idol, ako, malaking bagay ito. Magandang natin ito. Kaso, mahirap lang na sa labahan kasi malaki siya. Pero, siya ka lang. Wala naman kasi tayong laundry. Pero, pag ipapalaundry mo kasi, ito yun, anak, mahal naman kasi mabigat ito eh. Mabigat ito. Ito natin kayang bayaran. Kaya kamay na lang maglaba nito. Kamay. Yan. Kaya kayang kusutin eh. Murang kapal. Dindak nito. Bigat talaga mga ka-idol. Super bigat talaga. Dito pala yung pandikit na. Dinikita ko na lang pala yun. Hanap na hanap pa naman ako ng pandikit na yan. Yan lang pala. At sa naglalabas sa pala ganito, mahirap talaga pala. Mahirap pala maglaba ng ganito mabigat. Kailangan okay, pabuhatin na lang ako nito ng truso. Kaya ko pa sa abaga. Pero maglaba na ako, sakit sa likod. Pero sanay naman kasi ako grabe mga kaitol kasi yun talagang kasanayan ko maglaba kasi trabaho pa ako ng binata pa dun sa balot lalaba talaga pag tuwing linggo kasi wala naman pasok pag tuwing linggo eh kaya ako rin dito laba talaga kailangan kasi pag di ka maglaba la malaki hanggang sa laundry. Laundry kasi mahal. Babahan natin to. Laki. Ah, bigat. Kasi asawa ako naglalaban nito mga kaidol, no? Hindi pa sa bahay. Nalalak na ng mga siyang natin ito. Kilo-kiti kasi itong mga kaido. Kaya ganda siya. Ibigat mo. Ito natin sa papa. Ibigapag eh. Yung araw, oras, no? Meron na rin minsan magkakan, trabaho minsan, no? Bigat. Taga lang. Taga
tapos nito. Sa bahay, hindi ka pa totoo na labahan. Kaya, huwag kayong magsabi marumi yung sigar mga kaidol, ang linis yan. Minisan niya. Ito yung malinis ko mga idol. Oh. Wala yung tiwala yan. No? Linis niya ang CR. Buloy! Naalala mo pa ba? Ayan. Nabasa. Ano? Nangyari na tayo mga idol, labitan.